What's up guys? Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin papraktisin yung pronunciation natin ng epektibo, hindi sayang sa oras, at saka maganda sa lahat, libre. Bakit ba importante na ma-improve natin yung pronunciation natin? Pinakaunang rason kung bakit tayo nag-aaral ng ibang language ay para makipag-communicate ng epektibo. Yung pronunciation, andun yung sa top priority para makapag-communicate. So, sa case na to, in Japanese. Kaya kahit na sobrang dami natin na alam na grammar pattern, yung mga vocabulary ng Japanese, pero kung hindi naman malino yung pronunciation natin, mahihirapan tayo makipag-communicate. Actually, ma-express mo yung sarili mo, pero not necessarily na maintindihan ka naman nung kinakausap mo. Tandaan nyo guys, yung mga Japanese, sobrang polite nila. Kaya minsan, kahit na hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo, sabi nila, ah, jozu desu ne, Nihongo, jozu desu ne, ah, ii ne. Pero baka deep inside, iniisip nila, ano kayong pinagsasabi nito? Kasi sobrang polite nga ng Japanese, hindi nila sasabihin sa'yo na mali yung pronunciation mo or kung hindi nila maintindihan. So, kaya sa part natin, bilang isang communicator, kailangan nating improve yung pronunciation natin. So, kaya ngayon, gusto ko kayong tulungan. So, isi-share ko sa inyo yung tatlong paraan para ma-improve natin yung pronunciation in Japanese. Yung una, para sa akin, ito yung paborito ko, ay yung pag-aaral ng Japanese songs. Bukod sa libre lang ito, maraming resources online at saka enjoyable pa. So, paano ko ba ito ginagawa? Well, number one, kailangan mong makinig ng mga Japanese songs. Kailangan mong maging familiar dun sa kanta. Pangalawa, kailangan mong alamin yung lyrics nung kanta. May re-recommend ko na pag-aralan nyo yung kanta habang binabasa yung Japanese writing. Nung kanji ito? Two birds with one stone. Nakapag-practice ka na ng pronunciation, nakapag-practice ka pa ng reading mo. Tapos yung pangatlo naman, syempre, kailangan mong kantahin yung Japanese song na pinag-aaralan mo. Habang kinakanta mo siya, makikukumpara mo kung paano ba pinopronounce nung Japanese itong particular na salita. So, ito yung isa sa mga clip na kumakanta ako ng Japanese song at kung paano ko na-improve ko yung pronunciation dun sa pagkanta na nagamit ko rin sa pagsasalita. Kanashi toki ni kanashi yo tsuge. Kanashi, kanashi. Yoai te koto kana. Tsurai toki ni tsurai to uchi akete ikana. I've just got to believe. Yami ga semari. Yuki wa ushinatta toshitemo. Ima wa kimi ga soba ni iru. Mayowazu ni fumidasu nda. Nagashita namida wa kitto hikaru keshou e to kawaru. Yasashiku tsuzunde. I'll be with you, I'll be with you. Kimi ga oshiete kureta jibun rashiku aru koto o. Dakara donna toki mo shinjite. Susumu yo, life goes on. Okay, so pangalawang paraan kung paano nyo mapapractice yung pronunciation nyo. Siguro kung hindi kayo masyadong musical, hindi kayo musician, hindi kayo mahilig kumanta, ito yung paraan para sa inyo. Una, maghanap kayo ng Japanese conversation sa internet, sa YouTube, o sa movie, o kung saan man. Pumili kayo ng isang sentence. Yung sentence na yun, isulat nyo. Pagkasulat nyo, basahin nyo yung sentence habang nire-record nyo yung sarili nyo gamit ang audio recorder. Siguro meron kayong cellphone, di ba? Smartphone. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin dito, yung rhythm at saka yung tamang pronunciation ng mga syllable. Yung bilis at saka yung haba ng bawat syllable ng Japanese word. For example, yung sasawa ng sushi, tawag dito is kikkoman. Ang basa ko dati, kikkoman. Kikkoman. Pala yung tama. So, dati, nung sinasabi ko kay Kasumi na kailangan natin namin ng kikkoman para dun sa sushi na binili namin, hindi niya maintindihan. Nanite, no? Kikkoman. Tapos yung pala, ang tamang pronunciation pala is kikkoman. So, mayroong emphasis dun sa kikkoman.
hindi siya kikoman. Kahit na simpleng bagay, maliit na pinagkaiba nung pronunciation, para sa kanila malaking pagkakaiba. Tapos after nyo i-record yung sarili nyo, ipagkumpara nyo dun sa original clip kung tama ba yung rhythm at tama ba yung pronunciation. So sa una, medyo awkward talaga to kasi pagka narinig natin yung sarili natin boses tsaka yung salita natin, parang nakaka-cringe, di ba? Parang ano ba to? Ano ba itong ginagawa ko? Pero tandaan nyo guys, yung rason kung bakit natin ginagawa to, para matuto tayo makipag-communicate na epektibo sa salitang Nihongo. O kaya naman, para maintindihan natin yung sinasabi nila dahil sa personal interest mo, or dahil sa work, sa trabaho, o kaya naman ay talagang mahilig ka lang manood ng anime at ayaw mo na magbasa ng subtitle. At yung huli naman, ito yung pinakahuling paraan para ma-improve natin yung pronunciation natin, ay magpaturo ka sa Japanese person. So ito yung example. Alright guys, so ngayon tuturuan ako ni Kasumi ng tamang pronunciation ng Nihongo. Moshi kokoni wa kame ga han. Sorry, wala na tayo. Ya, utsut cha. Mita. Hazukashii na. Ja, nakapanood ka na ba ng sumo wrestling? Sumo wrestling. Sumo wrestling. Sumo. Sumo. Sumo ni naru to. Sumo. Chigau. Sumo. 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 A to Nihon de wa sumo tte iu no mo aru. Sumo. っていう あの、日本人がウェブサイトがある。スーモ。あ、スーモね。あれ、あれ不動産じゃなかった？不動産のね。それはスーモ。スーモ。スーモっていうキャラクターがいるんだよ。いっぱいいるね。グリーンだ。So anyways guys, nakita nyo naman yung point, yung importansya ng tamang pronunciation at saka ng intonation sa Japanese. That's it guys. Ayun yung lesson namin ni Kasumi Sensei. Arigato gozaimashita. Kasumi Sensei. Sensei janai. Ja, say bye-bye. Mata ne. Kita kits. So, ayun guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Sa umpisa, medyo challenging talaga na mag-aral ng Japanese. Lalo na kung dito kayo sa Pilipinas nakatira at wala kayong kaibigan na Japanese para makipag-practice. Pero dahil sa dami ng resources online, wala na imposible ngayon. Kailangan nyo lang talaga ng time at saka ng effort. Tulad nga na sinabi ko dun sa nakaraan ko na video, meron kaming ginagawang language exchange tuwing linggo. Ito ay isang ongoing event. So kung gusto nyo sumali, nandito sa description yung link at sana ma-meet namin kayo dun. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Kita kits! Jane. Machine yo kozare schedule o konashi toki ni egao o tsukuri koi mo yume mo tetsugaku de koi hajiku yo ni arukita so nanka. Yeah.